Mukhang problemado ang boss ko, ah. Pasayahin natin. Boss, good morning. Agang-aga, mukhang malaki problema nyo, ah. Hindi naman, wala tayong problema. Nangihinayang lang ako kasi ito mayroong bagong labas na big bike. 400cc na. Eh, tapos mura presyo. Eh, sayang. Sana ito na lang kinuha natin. Ah, okay po. Eh, boss, ano po bang big bike yan? Itong Kawasaki Dominar 400cc. Nasa 200,000 lang ang kanyang presyo. Ah, mura nga, boss. Pero, boss, para hindi kayo manghinaya, knock-knock. Who's there? Dominar. Dominar who? Dominar. Dominar, waka waka, Domina. This time for Africa. Hindi pa kaya ng isa? Mabigat, ano? Ay, sige, pwede rin. Hindi, dito na rin, sa harap niya. Para. Sige, okay din niya. Okay, thank you. Okay, first time muli po. Magbablog tayo ng Kawasaki motor naman. Kasi naghahanap po tayo ng scooter ng Kawasaki. Naalala ko meron siyang Kawasaki Fury 125, eh. So parang phase out na ngayon. Saka wala na rin akong makita mga sumunod na mga maxi scoot ng mga Kawasaki motors. So ito, merong isang bagong labas na unit nga po. Pero ano po ito, ha? Last year na po ito na release. Pero ito, magandang i-review natin. Ito naman big bike ng Kawasaki. Okay, na-amaze po ako dito sa big bike ng Kawasaki. Dahil nasa 202 lang po ang kanyang 202,000 ang kanyang price. Okay, papasalamat muna po tayo kay Sir Benedict at ini-install niya po ng battery itong Dominar 400 para ma-view po natin yung kanyang full digital na instrument panel. Okay, first impression natin. Para siyang robot talaga. Napaka-aggressive po ng kanyang itsura. Lalo dito sa harapan. Okay pa. Kulang na lang ay mag-transform. Ano po? Then ito, ang agaw pansin sa akin talaga. Ito kanyang gas tank. Meron po ano to, 13 liters na full tank capacity. Kaya napakalaki po nito dito sa harapan natin. Basta ugaliin lang po natin. Lagyan natin to ng cover in case na ipapark natin. Mas maganda magpark po tayo dun sa may mga bubong na para hindi ho pasukin ng tubig in case na umulan. Kasi kagaya nun sa anak ko po, naka-big bike din yun, eh napabayaan niya sa ulan, medyo kinakalawang po yung panabi niyan. Kaya yun lang po, ano natin, cover natin para wag pasukin ng tubig. Then ang claim po ng manufacturer dito sa Dominar para sa kanyang fuel consumption ay nasa 29 kilometers po per liter. Okay, may maliit po na screen dito. Mamaya malaman natin kung indicator ba ito ng gas o dito rin sa pinaka panel gauge niya. So yan, kinakabit pa po ang battery. So dito mapipansin natin naka chrome yung kanyang emblem dito na Dominar. Ah, may plastic pa po at hindi natin gagalawin. Hayaan natin na magtanggal yung may-ari, yung kukuha. Then itong kanyang side mirror, akala ko po aftermarket, pero stock po ito. Kaya wala na tayong i-upgrade sa Dominar na to at eto na nga po. Tumerno na yung kanyang forma ng side mirror.
Okay, siyempre pagka ganitong big bike, ang una natin titignan kung naka ABS ba siya. So ito po, naka dual channel ABS po ang kanyang mga braking system. So wala tayong magiging problema dito sa paspasang takbo. At ito po, nakaalalay sa atin itong kanyang ABS. Ayun, ito na po yung point sa kanyang rear brake. Yun nga po, naka ABS na rin. Kaya mapiprevent po nito ang maglock ang ating mga gulong in case na mag-brake tayo ng panic braking o emergency brake. Dahil sa gantong big bike, hindi po talaga may iwasan yung bigla ang preno, dahil sigurado hahataw tayo ng takbo, dapat hindi may iwasan biglang may tatawid o biglang may mga buhangin sa kalsada. Kaya ayan, safe tayo dito. Hindi tayo basta-basta sesemplang. 150 by 60 by 17 po ang kanyang tubeless tire na meron pong brand na MRF. Made in India ang gulong po nito. Then gawa naman po sa aluminum alloy ang kanyang mugs, kaya magaan po ito, hindi mahihirapang umikot yung ating wheels. So matte black finish po ang kulay, combine po sa silver o chrome itong kanyang mga braces. Then may sukat naman pong 230mm ang diameter ng kanyang disc dito po sa likod. Multi-step adjustable na po ang kanyang monoshock, at mapapansin nyo meron na rin po siyang night strokes dito po, itong parang baso sa tabi. At may sukat po na 110mm ang kanya pong wheel scoop. 110 by 17 by 17 ang kanya pong front tire. At malaki po ang kanyang single disc brake dito sa unahan na may sukat po na 320mm. Then naka dual spring mono suspension system po ang kanyang front suspension para sa mas magandang traction at handling. Then ang kanya naman pong engine specification, naka 4-valve na po itong Dominar, fuel injected, liquid cooled, at 373cc ang kanya displacement to be exact, na meron pong DTSI engine na nag-generate po ng highly optimized power and torque output. Okay, manual po ang kanyang transmission, at ang kanya naman pong gearbox ay 6-speed. So ito po, bali 1 down 5 up po ang kanyang operation ng cambio. So yun nga po, primera, tapos limang sungkit pataas na segunda, tercera, cuarta, quinta at sexta. Okay, advantage na po ng Dominar 400 ay yung kanyang macho appearance. Na dahil nga po meron siyang malaking tangke at yung kanyang wide handlebar at yung kanyang loose lang profile. So dito po, ayan. So yun lang po ang disadvantage ng ganitong medyo malaki ang handlebar. Pagdating sa traffic, sa heavy traffic, medyo may hirapan tayong makaliko ng kaliwat kanan o makasingit dahil nga po sa lapad niya. So talagang design lang talaga ito for ano, long ride sa mga expressway natin. So expressway legal na nga po siya dahil 400cc na. Okay, asahan na po natin ang excessive engine vibration dito sa Dominar 400. So malakas po mag-vibrate ito. Siguro po ang solusyon, magpadagdag na lang tayo ng engine support
para mabawasan po yung sakit ng ating katawan kapag nagbabibrate. At nakakapagod po yun, lalo't lalo na na malalayo ang ating biyahe. Okay, isa po sa highlights itong Dominar 400. Ito po kanyang pinaka-meter. Ayan. Bali, naka-split reverse po ang kanyang LCD display. Kaya mas maganda po ang naka-highlights dito yung kanyang mga detalye. So yun naman po ang importante sa atin, hindi naman yung pinaka-backlight niya, diba? Kaya ito, basang-basa natin yung mga detalye niya. Although limited lang yung kanyang information, kitang-kita natin agad kahit medyo maliit lang ang kanyang screen. Then ito po, meron din po palang indicator dito. Ayun po, yung kanyang gear makikita rin po natin dito sa bahagi ng tangke. Then meron siyang time. So odometer. So yung kanyang fuel gauge, mukhang wala po dito. Mukhang dito na rin po makikita yung fuel gauge. Ayun po, sa kanyang right side. Ito po sa tabi. Then may indicator po siya na naka-side stand. So in case na magsa-side stand tayo, hindi po ito tatakbo talaga pag naka-side stand. Then dito po sa baba, yung kanyang indicator ng ABS, kanyang gear, ng kanyang oil, at saka check engine. Okay, ito. Meron din pong ilaw itong kanyang mga indicator dito sa kanyang high beam at low beam, sa turning signal, at saka sa horn. Okay, ito yan. Okay, ayaw po ang kanyang horn. Yung malakas po. So dito po yung kanyang namang kill switch sa kanan, sa baba, yung pong switch ng headlight, then sa kanyang push button, electric starter. Okay, equipped po itong Dominar 400 ng full LED headlamps, tail lights at turning indicators para po na rin sa safety nest natin at syempre for optimum illumination and visibility. Then para sa akin po, mas maganda pag ang pwesto ng turning signal ay nandito po sa gawing taas, yung visible po sa rider, kasi karamihan po sa ating mga rider, halimbawa ito naka left turn tapos kakanan, nalilimutan nating patayin ang ating turning signal pag halimbawa tayong natakbo. So ito, ma-aware tayo dahil kita natin na nagbi-blink, kaya dagdag na rin para sa safety nest ng mga riders. Then try natin yung kanyang passing light. Okay, nagustuhan din po natin yung position ng kanyang tail light. Bali, naka-vertical po ito kasi mas visible po ito kaysa ron sa horizontal. Okay, sukatin natin. Okay, tayo po ay 5'8". Okay, ayan. Medyo kaya pa namang i-flat yung ating pa. Pero pag medyo igigit na, titiyan tayo ng konti. Okay. Ayun nga po, medyo malapad ang kanyang handlebar. So advantage naman po, itong merong malapad na handlebar. Medyo hindi tayo didikitan ng ating kapwa rider, left and right, dahil nga po malapad. So distansya lang para safe na rin tayo. Ang disadvantage naman po, medyo mahirap po yung kanyang turning radius kasi malaki nga po. So mahirapan po tayong mag-ride, lalo na po sa mga heavy traffic. Hindi po tayo basta-basta makakasingit. Then, hindi tayo masyadong nakayuko dito sa ating sitting position. Kaya wala tayong magiging problema sa back pain. Hindi tayo mangangalay ng nakapasubsob tayo lagi.
Sir, good morning uli. Ito na naman ako, Sir Nick. Bali. Ito, canvas-canvas lang. Sir, suggested retail price po ng ating Kawasaki Dominar 400. Sir, sa ating Dominar 400cc, ang SRP po niya is 202,900. Tapos, sir, kung i-installment naman natin yan, ang down payment lang ito, sir, 30,500. 30? 30. 30, okay. 30,500. Kala ko 30 na lang eh. Sa 3 years po nito is 9,444. 9,444, okay. Less, may discount po yan sir, less 300. Okay. 9,144. Sa 2 years naman po, ang monthly po nito ay 12,011. 12,011. Sa 2 years, sa 18 months naman po, 14,400. Then sa 1 year sir? Sa 1 year naman po, 19,366. Sir, usually ganun din ang requirements pag kukuha. Yes, o mahigpit tayo sir sa big bike, hindi naman. Hindi naman sir. Okay. One valid ID, certificate of employment, tsaka 1 month. Hello po sa lahat po ng viewers. Iniimbitahan po namin kayo dito sa Swerte Moto Plaza. Located po to sa Sitio Sampaguita, Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna. Tapat na po to ng LSPU at lahat po sana ay makapunta po dito at makita niyo po ang mga unit namin na available po dito. Kaya mga previous naman po namin ay full face helmet, 1 year pre-registration with DPL insurance po, and 1 year warranty manual tools, and 1 litrong gas. Kaya arat na po dito sa Swerte Moto Plaza. Hintayin po namin kayo. Salamat po!